So hanggang dito na lang yung gagawin natin. At tutuloy natin bukas. Tapos naggumawa na rin ako yung ano sa ilalim. Yung babagsakan ng tubig dyan. Tinaktang ko na siya. Para diretso. Good morning mga kapulido. Gagawa tayo ngayon ng takap ng drainage na ginawa natin sa downspout kahapon. So samahan nyo ako at panoorin nyo to. Gawa tayo ng ano. Ito yung bakla gagamitin natin itong pang lagay sa ano ng downspout yung sa baba. Pinakatakip ng ano. Drainage. Nabaliin natin dito. Hawakan to, hawakan. Hawakan ng takip ng drainage sa baba ng downfall. Then, ito yung magiging hawakan natin sa takip ng drainage sa ano ng downspout sa ilalim. Suwatin natin sa likod kung okay na to. Nakagawa na ako kahapon eh, mga ilang piraso yan. Sinasabi ko pa kayo. Nabuhusan ko kahapon. Kaso masyado maliit na gawa ko kahapon. Maglalagay tayo dito. Ito, ginawa ko, pinakuha ko siya. Pinakuha ko muna. Yan. Nakaano siya, nakadrop siya ng konti. Para pag pinormahan natin. Ang ano niya, lagay niya. Kahit hindi na natin gaano yan. Yan yung ano niya, nakadrop siya. May nosing. Para pag binuhusan natin siya, meron siyang ano rito. Pinakakalso, nakakalso siya rito. Yan. Ito tayo ng takip. Ito mga kaligo. Tatatakpan lang siya natin ng ganito. Para yung semento hindi dumikit sa semento rito. Pag binuhusan mo siya, bababasan ko na. Bababasan ko na. Kaya meron siya ng shape sa ilalim. Bago natin buhusan. Uporma naman natin siya ngayon. Ito. Public tips. Yan, tapos nilagyan ko ng tukod na hollow block sa gilid. Para pagka binuhusan natin siya na mga siguro mga 2 pulgada, 2 inch, hindi tutulak yung forma. Harangan ko dito mali. Lagyan natin ng bakal. Yan. Sa hawakan niya. Marahil magtataka kayo mga kapulito kung bakit ganyan lang yung bakal ko. Sutli lang naman yan eh. Kasi sa nipis lang naman ito, manipis lang siya. Pag pinakalan pa natin siya ng marami-rami, lalabas na siya sa ano, lalabas na siya sa semento. Ang semento natin halos dos lang. Ito, nilaliman natin para yung bakal makapwesto siya dyan. Tapos iangat na lang natin konti mamaya pagka nabuhusan na natin. Saka natin siya iangat ng ganon para pumasok siya rito sa dos. Yan. Para lang pag inangat natin yung hawakan, hindi masyado pwersado kasi ito mahalaga rito pag nalagyan na natin ng halo to. Kahit papaano may kapit yung ano natin, yung hawakan yung takip. Para hindi mabiyak yung ano, takip. So kaya na yan.
Manipis lang naman eh, dust lang naman siya. Medyo maliit lang naman to ang pahit natin. Well, bubuhusan na po natin. Busog mo nga yun. Nirapan ako eh. Dinadaan mo. Kita mo na artificial lang din. Unang giya. Sakto lang ata kag isang balde ah. Kulang pa Ariel. Kulang pa ta konti. Bulbura natin ang puro para madaling matuyo, tapos puruhan na natin diretsuhan. Kapulido, hanggang dyan na lang yung ano natin tungkol dito sa tahip, kung paano gumawa ng tahip na to.